bloody diarrhea or coccidiosis, avian malaria, pasteurolosis, colibacilliosis, salmonellosis, worm infestations. Anong mga ito? Ano ang common denominator ng mga sakit na ito? At gaano kalaki ang epekto kung hindi natin ito maagapan? Ano ang dapat gawin? Ipot. Kakaibang kulay ng ipot ang common denominator dito. Ang ipot pala ay pwede magsabi kung may sakit o normal ang isang manok. Ang normal na kulay nito ay naglalaro sa kulay brown hanggang green o kahit itim, at ang mga shades ng kulay nito in between. Minsan, ang ipot ay nakadepende rin sa kinakain nila. Kaya dapat, alam natin ang normal at hindi normal na kulay ng ipot ng manok. Ang normal na ipot ay binubuo ng feces at urates. Ang feces ay ang solidong brown o grayish na bahagi ng ipot na karaniwang sapat na matatag o pangpigilan at buhuin ang hugis nito. Ang feces naman ay pinapalibutan ng puting urate. Ang isang malusog na manok ay naglalabas ng ipot na ito 12 hanggang 15 na beses sa isang araw, kabilang ang sa gabi. Kung ang inyong mga manok naman ay jetta na mataas sa damo at berding pagkain, maaari mong makita na ang berding ipot ay normal para sa iyong manok. Sa mainit din na panahon, huwag magulat na makita ang iyong mga manok na umiipot ng medyo basa, kasi nangyayari yan habang umiinom sila ng maraming tubig upang matulungan silang lumamig. Ang pagkain din ng maraming mga pagkain na kabase sa tubig tulad ng pakwan o pipino ay isa rin sa rason bakit basa ang ipot nila. Ngunit may mga kulay talaga na abnormal at pag-uusapan natin ito sa buong video. Kaya sana mapanood nyo buong video. Ako pala si AJ, ang Wandering Soul. Ako ang magbibigay sa iyo ng mga ideya sa pagmamanukan. Kaya welcome sa akin channel. Kung nagustuhan nyo ang video to, paki-like naman oh. O baka naman paki-subscribe na rin. Salamat! Sa video na to, pag-uusapan natin yung fecal matters. Pero bago natin pag-usapan yan, alamin muna natin ang kakaibang digestive system ng ating mga manok. Sa pamamagitan nito, maiintindihan natin kung anong proseso ng pagtunaw ng kanilang mga pagkain at kung bakit ganun yung kulay ng mga ipot nila at yung parte ng kanilang digestive system. Nagsisimula ang proseso sa pagkain nila sa kanilang tuka. Ang tuka ay kung saan papasok ang pagkain at paglalabasan ng laway, mabilis itong malulunok at ito'y tumutuloy sa esophagus na siyang dinadaanan ng pagkain papunta sa crop. Ang crop naman ang nag-iimbang ng lipatunaw ng pagkain hanggang pupunta ito sa kanilang tiyan. Ang stomach acid ay nagdudurog sa mga pagkain na dinadurog ng tuka o bibig ng manok. Mula rito ay pupunta ito sa proventriculus na siyang tunay na tiyan ng manok. Dito sa proventriculus, lumalabas ang digestive acid na tumutunaw sa pagkain. At pagkatapos nito, dumidiretso na naman ang pagkain sa karugtong nito na balon-balunan o gizzard. Ang gizzard ay dumudurog at tumutunaw sa pagkain na di kayang tunawin ng proventriculus. Pagkatapos ng gizzard, dumidiretso naman ito sa kanilang small intestines. Ang maliit na bituka ay tumutulong naman sa pagtunaw ng mga sustansya tulad ng sugar, fats at vitamins. Ang malaking bituka naman ang imbaka ng dumi at ito rin ang naglalabas ng nasabing dumi. At syempre, ang kloaka ay nasa puwet ng manok at dito nakatabi ang dumi hanggang sa mailabas ito. Pag-uusapan naman natin yung sakit sa digestive system ng manok. Ito ay nakikita sa kulay at konsistensya ng kanilang ipot o dropping. Kapag ang ipot ay malabnaw at may kasamang dugo, ang manok ay may bloody diarrhea o coccidiosis at maaaring magbabalik-balik. Ang isa pang sakit sa digestive system ng manok na makikita naman sa kanilang malaberde or greenish na droppings ay ang avian malaria. Ang avian malaria ay dala ng lamok na infected ng Plasmodium gallinaceum. Malalaman natin na ang manok natin ay may coccidiosis kung ito ay namamayat, walang gana, lulugo-lugo, nagkukumpulan, maduming balahibo sa puwet, at matubig o may dugo ang kanyang ipot. Sa videong ito na gawa ng HIPRA, makikita na magsisimula ito kung nakain ng manok ang coccidia na pinoprotektahan naman ng oocyst na katulad ng isang kapsula.
Ang bawat oocyst ay bababa sa tiyan ng manok at doon mangyayari ang sporocyst liberation o ang pag-divide ng bawat oocyst na may lamang tiga-apat na sporocysts. Katapos nito, ang mga sporocyst naman ay papasok sa bituka o intestines ng manok. Didikit ito sa bawat lining ng bituka at doon mangyayari ang pag-divide ng bawat sporocyst na may lamang tigda-dalawang sporozoite o ang tinatawag na sporozoite liberation. Dito magsisimula ang atake sa bituka, kaya magsisimula na itong masira. Pagkatapos nito, ang sporozoites ay papasok sa gut cells para simula naman ang asexual intracellular schizons. Itong mga schizons ay magproduce ng pangalawang stage na tinatawag na merozoites na siyang magproduce naman ng iba pang generation. Ito ang proseso ng papadami ng mga parasites sa pamamagitan ng second, third, or fourth na asexual replication. Dito na rin magsisimula ang malubhang diarrhea ng ating mga manok. Sa huli, mangyayari pa rin ang sexual replication kung saan ang male at female gametes ay bubuo ng panibagong oocyst at sasama sa ipot palabas ng katawan ng manok. Ito naman ang sa avian malaria. Ang malaria ay dahil sa Plasmodium gallinaceum. At ang sintomas ng malaria ay namumutla, nangihina ang paa, nanunuyot ang binti at paa, at naglalabas ng maberde o brownish na ipot. Kapag ang ipot ay dilaw, puti o berde na may kasamang dugo at may kabahuan ng amoy, ang manok ay may posibleng pasteuriosis o colibacillosis o kaya'y salmonellosis. Ang pasteuriosis or fowl cholera ay ang matiing diarrhea kadala ng bakteriyang Pasteurella multocida at madaling makahawa at makamatay. Ang colibacillosis naman ay dulot ng bakteriyang E. coli at ito ay kadalasang dahilan ng matinding diarrhea ng mga sisiw at maaring sanhi ng intestinal infections at sabad ng huli kamatayan. Ang salmonellosis naman ay dala ng bakteriyang Salmonella gallisepticum at ang sanhi ng abdominal distress at diarrhea at maaring kumalat sa dugo at internal organs ng manok. Ang sagit na ito ay nakakamatay rin. Sa mga problemang ito, may mga gamot naman. Ito naman ang pyrestat solution na mayroong pyrimethamine hydrochloride, sodium sulfakinoxaline na mabisang gamot laban sa coccidiosis, at minadione o ang vitamin K3 na tumutulong sa blood clotting. Ito naman yung paggamit nito. Maghalo ng 2 teaspoon na solution sa 1 galong tubig. Ibigay ito sa may coccidiosis sa loob ng 3 araw. Ipahinga ng 2 araw at ipainom na naman sa 3 araw. Para sa prevention, maghalo ng 1 teaspoon sa 1 galong tubig. Ibigay ito sa 3 araw. Ito naman ang pyrestat powder para sa malaria. Meron itong pyrimethamine hydrochloride, sodium sulfamonomethoxine para sa malaria, at meron nitong vitamin K3 na mainam para sa katawan ng ating manok. At para naman sa prevention, maghalo lang ng 1 teaspoon ng powder sa 1 galong tubig o kaya 1/2 teaspoon ng powder sa 2 litro ng tubig. Ibigay ito sa 2 magkasunod na araw. Ito po yung pyrestat powder. Sa mga manok na may malaria o umiipot ng green, maghalo lang ng 2 teaspoon ng powder sa 1 galong tubig o kaya 1 teaspoon sa 2 litro ng tubig. Ibigay ito sa loob ng 3-5 araw. Trisulac naman ay gamot pa sa pasteuriosis, colibacillosis or salmonellosis. Maghalo ng 1 teaspoon sa 1 galong tubig at ibigay 3-5 araw. Yun ay para sa mga sisiw. Sa malalaking manok, pwede rin naman i-inject ang 1/4 cc hanggang 1/2 cc per head. Isa rin problema na nakikita sa ipot ay ang worm infestation. Ang mga ito ay nakakabahala din, especially kung nakikita natin sa ipot. Pwede ito maging roundworm, tapeworm, pinworm o kaya hairworm. Ang mga manok na namumutla, nanghihina at namamayat ay mga sintomas na binubulati ng ating mga manok. Kailangan natin itong gamutin at huwag babayaan. Para sa mga maliliit na sisiw, kailangan nating i-deworm every month. At sa mga medyo malalaki na, pwede na itong every other month. Isa sa pwedeng gamot para sa bulati ay Vermix Eco na granules ng piperazine citrate. Ito ay mabisa para sa ating mga roundworms. Para sa paggamit ng Vermix Eco,
Maghalo lang ng 1 hanggang 3 teaspoon ng nasabing gamot sa 1 galong tubig. Ibigay ito ng 2 araw. Ang tape terminator naman ay para sa mga tapeworms. Meron itong praziquantel at levamisole hydrochloride na pinaghalo. Sa paggamit nito, nakadepende kung maliit na sisiyo o kaya malalaki mga manok. Para sa mga sisiyo na 2 hanggang 3 buwang gulang, maghalo lang ng 2 teaspoon ng tape terminator sa 1 galong tubig. Ibigay ito sa 2 magkasunod na araw. At para naman sa mga sisiyo na 4 hanggang 5 buwang gulang, maghalo lang ng 2 hanggang 3 teaspoon ng tape terminator sa 1 galong tubig. At ibigay pa rin ito ng 2 magkasunod na araw. Sa kabila ng aking mga sinasabing mga gamot, marami din naman na pwedeng pagpipilian. Pwede kang magtanong sa iyong veterinaryo o kaya doon sa AgriVet Supplies. Sigurado ako, marami silang may offer sa iyo. Pwede rin naman ang mga natural o herbal tulad ng oregano para sa coccidiosis, damong maria para sa malaria, ipil-ipil, betel nut, at sili para naman natural na dewormer para sa mga manok. Po yung mga pa-shoutouts natin. Sobrang maraming salamat po. Wondering something.